Hi, Night Buddies! Welcome back to my channel! It's me, Lester, ang makasama nyo sa tawanan at kulitan ngayong gabi. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, subscribe mo na yan, click ang bell button para update ko sa mga bagong videos ko. But before that, drink your coffee, bitch! Samahan nyo muna kong magkape para syempre may energy tayo sa panonood ng mga vlogs natin, diba? For this video, mag-unboxing na naman tayo. Opo, mag-unboxing na naman tayo and dalawang items to. And yung i-unbox natin for this video is yung makatulong sa atin para ma-extend ang ating wifi signal and para maging stable din ang ating wifi signal. Kung instead ka sa video na to, just keep on watching. 1, 2, 3, come on! Dahil nagpatuloy ka nga sa video na to, simulan natin ang ating unboxing. Ang una natin i-unbox is itong Denshon na Ethernet cable. And ito yung pinaka-latest nila na Cat 8. Meron din kayo mabibiling Cat 7 and Cat 6. And then mas mura siya and mas lower din yung mas lower nga lang yung pag-transfer niya ng ng signal. Ito kasi itong Cat 8 na to is kaya niya mag-transfer ng 40 gigabytes hertz ng Wi-Fi signal. Although hindi naman niya magagamit lahat 'yon kasi ang transfer lang naman sa Pilipinas is hanggang 300 Mbps pa lang naman. Hindi pa naman siya maabot ng gigabytes. Pero dahil nga meron din tayong 5G connection sa Wi-Fi namin, which is PLDT home fiber, baka magamit din niya yung capability niya na 'yon. Pero susubukan ko rin naman yung capability niya na 'yon. And ipapakita ko sa inyo kung totoo bang makakapagbigay na stability signal itong Ethernet cable na ito. So, simulan natin ang ating unboxing. Kahit naman kasi hindi niya mabigay yung kahit hindi naman niya magamit lahat yung 40 Mbps niyang capacity. Kasi nga, 30 Mbps lang yung plan namin. Medyo mababa siya. Pero balak din namin i-upgrade yun. Balak din namin i-upgrade yon yung internet connection na yon to 100 Mbps para syempre sobrang din kasi daming dami dito sa bahay kaya nag-aagawan kami ng internet connection plus nag-online class pa yung mga pinsan ko and ako malapit na rin mag-online class kaya nagbabalak na rin kaming mag-upgrade ng Wi-Fi connection, Wi-Fi plan. So ito po siya. Ang binili ko lang pala is 0.5 meters. And nabili ko siya for 217.42. Kasama na yung shipping fee doon na 42 pesos. So, ito siya. Gold-plated nga pala ito, Night Buddies. Kaya, maganda siya. Kasi may iwasan yung pag-oxidize niya. Diba? Ang ganda. So, Night Buddies, bago yung pangalawang i-unbox natin, inalagay ko rin pala yung mga link nito sa description below para kung gusto nyo silang masubukan, mabili nyo rin siya. Nabili ko nga pala itong mga to sa Lazada. And ito na po yung pangalawang i-unbox natin. Taraan! Yan, ito po ay Tenda AC2100. Isa po siyang route. Ito yung sinasabi kong mag-extend ng Wi-Fi signal namin. And kasi masyadong malawak yung Wi-Fi range ito and kaya niya mag-penetrate ng apat na wall. And kaya niya rin mag-transfer ng 2,033 Mbps. And meron din siyang 7 pieces na antenna. Kaya niya rin, meron din siyang capability na makapag ng signal na 5G. Kasi yung router namin may 5G siya, pero mababa yung range ng pagka-5 niya. Sa baba ka lang makakakonnect ng 5G. Although mabilis siya, mabilis talaga yung 5G ng kapag sa 5G kayo kumunik, promise. And kaya niya rin palang iwan SSD yung 5G and yung 2.4G. Bali, sa isang SSID, kaya niya yung pagsabayin kung depende sa range ng device mo. Kunyari, kung malapit ka sa dito sa signal na to, sa router na to, kukonnect ka niya sa 5G. Eh kung malayo ka, sa 2.4G ka niya kukonnect. Depende sa range ng devices ninyo or dun sa party ng bahay niyo na pagkukonnect ka niyo ng Wi-Fi. So, nabili ko nga pala to for 1,459 kasama yung 60 pesos na shipping fee. Tagal na rin ito nandito sa bahay, medyo 3 araw na rin ata. Hindi lang kasi ako makapag-unboxing. Ayan. Papakita ko rin sa inyo
yung ano nito, yung nagagawa nito mamaya. Kasi kakabit ko rin ito. Dito ko rin pala gagamitin yung binili kong Ethernet cable. Kasi kakabit to sa likod nung main router namin na galing sa Pelity. Kasi, sad to say, wala siyang modem capability. Hindi siya pwedeng gamitin na wala yung PLDT na router. Ang gagawin ko na lang, tatanggalin ko yung antena ng PLDT router namin at papatayin ko yung SSID nila para ano, para hindi siya makapag-interfere sa signal nitong tenda. So ayan, ayan yung box niya. Ayan, ayan yung box niya. Open na natin. Ang astig ng design nito, promise. Promise night bodies, ang astig. Cool talaga ng design nito. And by the way nga pala, night bodies, naka-Chinese pala yung ano nito kasi mura lang siya. Mas mahal yung mga naka-English version nito. Kaya kapag binuksan niyo yung ano, yung gateway niya naka-Chinese, ang gawin niyo na lang, i-open niyo yung translator ng Google sa browser nyo, sa mga laptop nyo or cellphone, para ma-configure nyo siya. So, ito siya. Ito siya yung process. Ayan. Ito siya, diba? Bango. Bagong-bago. So, ayan siya. Ito yung 7 niyang antenna. Diba? Ewan ko lang kung di pa bumilis yung wifi signal namin nito. O, diba? O. Parang corona o, diba? So, yan. So, ito pa yung mga kasama niya. Meron din siya kasamang internet cable, kaso hindi ko siya gagamitin. Gagawin ko na lang siyang extra kasi nga, free lang siya, diba? Hindi niya mabibigay yung gusto kong bilis kasi free lang siya. Ito yung pinaka, ano niya, power cable niya. So, yun lang naman yung laman niya, night bodies. So, ito siya. Ito yung tura niya, last look. Ito yung likod niya. And ito yung sa mga ilalim niya. Ay, yan, yung mga kabitan niya. Ayan. Yung mga ports niya. Based dun sa ano niya, sa given na ano niya, na manual niya kahit naka-Chinese, ang gagawin lang is, co-connect niyo yung itong Ethernet cable sa likod nitong ano, nitong aming Wi-Fi router ng PLDT. And yung kabila sa wireless port ng ano, sa one port ng etong tenda dito, oh, sa blue one. Dito. Yan. So, yan. Tanggalin ko lang to. Okay din talaga yung, ano, yung size ng binili kong, ano, neto. Kasi may mga sizes din to, eh. May 20 meters, may 10 meters. So, yan. Ganto lang kahaba yung binili ko. Kasakto lang siya sa likod nito. Sa mga nagtatanong, Mag-search na lang kayo sa YouTube ng pag-access ng ano ng ad, super admin nitong PLDT kasi hindi niyo ma-open yung port 1 nito, and yung ibang port ng PLDT, yung fiber ng router kasi naka-off siya. Kaya kailangan i-access niyo muna yung super admin nito para ma-access niyo siya. Kung hindi nyo siya ma-access, hindi nyo magagamit itong tenda kasi walang gumaganang port sa router ninyo. Yung amin kasi na-access ko yung super admin kasi nanood ako sa YouTube lang din. Marami namang mga gumagawa ng vlog dyan kung paano ma-access yung super admin. Pakita ko lang sa inyo mamaya yung itsura nito kapag naayos ko na siya ng lahat. Ang gagawin niya, gagayahin ko ano yung settings nitong ano, tong router ng PLDT, gagayahin na lang din niya. Hindi mo na kailangan siyang i-configure ng mahaba-habaan. Pero kung gusto niyo siya i-configure, pwede niyo i-visit yung ano niya, yung mismong gateway niya. So, ganito lang gagawin niyo, night buddy. Punta lang kayo sa Play Store
And mag-download kayo. I-download nyo yung Tenda Wi-Fi. Para hindi nyo na i-access yung Chinese version niya na gateway. So, ayan. Ito natin mag-install. Mag-install na. Gawin nyo lang, kumonect lang kayo dun sa Wi-Fi ng Tenda. Dalawa siya, 5G sa kanyang 5G. Ayan. So, ayan. Saka nakakonnect na tayo. Control now. Sa tools niya, internet info, ito wifi name. Pwede niyo siyang ito unify. Ito yung sinasabi kung pwede niyo siyang ano, isang SSID na lang ang gamitin niyo. Para hindi na kayo hassle na palipat-lipat. Pwede niyo siyang pabuhin. Babaguhin ko siya ng 14 inches. Gaya nung gamit namin. Gaya nung gamit namin dito. Set din kayo ng Wi-Fi password. Nakakakonnect lang pala yung mga device nyo guys sa 5G GHz na Wi-Fi kung capable siyang kumonnect. Kasi may mga cellphone na hindi nakakakonnect ng 5G. At yung 5G na to guys sa Wi-Fi to, hindi to sa ano ah, sa data, sa Wi-Fi to. Magkaiba yun ano, net body. Ayan, nasave na natin yung 14 inches natin. Ayun lang siya. Kung wala na kayong gustong ano gawin, ayun lang naman yung ano niya sa kanya. Ito naman yung speed nung 2.4G ng original naming router na galing sa PLDT. Rename ko nga pala yung pangalan yun, yung 14 Angels 1. Tapos kaparas nyo na yung sa Tenda. Ayun yung 2.4 dyan yun. So, light bodies, ito yung ano namin, yung speed namin dun sa may original namin router. 5G to ha, light bodies, yung 5G to. Katabi lang ako ng ano ng router. Yung next niyo naman gagawin ng night bodies is yung i-off niyo yung signal ng main router, yung sa LDT router. Puntahan niyo lang siya.
192.168.1.1. Okay. So, nakalagin na rin ako. So, pupunta lang kayo sa network. And doon sa basic. And i-radio off nyo lang siya. Yan. Para mamatay yung signal niya, yung wireless signal niya. Para hindi siya maka-interfere dun sa signal ng bagong router. And click apply. Pupunta rin kayo dun sa my 5G basic. Para i-off naman yung sa 5G. Then click apply din. And you're good to go. Pwede kayo mag-log out. So, nagpalisan din natin sa tenda na 2.4G. Ayan yung frequency niya, 2.4G. So, i-test na natin yung frequency ng 2.4G ng tenda. Pinaghiwalay ko muna sila para matest ko siya ng hiwalay. May pinagkaiba ba sila? Diba kung makikita nyo, yung sa may original naming router ng PLDT, diba ang baba ng 2.4G? Hindi nyo dito. Diba ang taas? Ang laki ng pinagkaiba. Partida, 30 Mbps lang yung ano namin, plan namin. So yan, yun na yung 2.4G natin sa tenda. So kung mapapansin nyo, nagbalikin nyo naman tayo, sukatin lang natin yung signal strength ng 5G galing sa tenda. So makikita nyo yung 5G yung frequency nyo. So kung makikita nyo, halos wala naman silang pinagkaiba nun, 5G nung sa original namin router. Sa ano lang sila walang ganang pinagkaiba? Sa 5G. Pero pagdating sa strength ng signal, mas malakas yung sa tenda. Kasi umabot, yung 5G umabot sa aming hagdanan ng kwarto namin yung 5G. Samantalang yung original na router namin, hindi umaabot yung signal ng 5G sa hagdanan. So yan, nakita nyo na nga yung difference nung old router namin na galing sa PLDT and yung sa tenda AC2100 na router. Yung sa AC2100 na tenda is umabot ng 30 to 50 Mbps yung sa may 2.4G. And dun naman sa may old router namin na galing sa PLDT is umabot lang ng 4 to 5 Mbps yung rate na nabibigay niya sa amin sa 2.4G. And dun sa may both devices, both router naman, yung sa may 5G nila is halos walang pinagkaiba, pero mas lamang pa rin ng konti yung sa may tenda. And for sure, yung range nila is masyadong pinagkaiba kasi yung tenda is kayang mag-penetrate ng 4 walls dahil nga sobrang advanced ng chipset niya. And mayroon din siyang 7 na antennas. Yun lang yung ma-suggest ko sa inyo guys, yung mag-upgrade kayo ng router kasi yung mga telecom na yan, hindi nila binibigay yung magandang mga router kasi alam nilang mag-a-upgrade yung mga consumer nila kapag napifeel ng mga consumer nila na mahina yung signal nila kahit hindi naman talaga dahil ang kailangan nilang i-upgrade is yung mga router nila. So, thank you for watching Night Buddies. Comment down below Night Buddies yung mga katanungan ninyo about dito sa device na to and kung gagawin ko ang lahat para masagot yung mga katanungan ninyo. And don't forget to follow me on my other social media account at CTGB Vlogs
Instagram and CTGV Vlogs Facebook page. Bye, not buddies! Good night!